Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa bawat isa. Ito po ang iyong kapatid, Sister Rita Bautista, na inyo pong makakasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa Salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin sa Salita ng Diyos sa Leviticus chapter 22 verses 14 to 16 na may pamagat na restitution for the accidental eating of the holy offering. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa opportunity na kami muli ay makapag-aral ng iyong mga salita at mabigyan ng kaliwanagan ang aming mga katanungan kung paano po ang mga salita mo ay siyang liwanag sa aming buhay. Pangunahan mo po ngayon, Lingkod, Holy Spirit, kayo po ang manguna sa lahat ng aming pag-aaralan at ito'y makadagdag sa aming kaalaman at paglagong espiritual sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, ano nga po ba restitution? Ito po yung pagbabalik o isinosoli. This sa 14 po ay makikita natin na sino man ang kumain ng offering na hindi kamiyembro ng isang priest o hindi siya kabahagi dun ay yung buong kabuuan ng offering, yung pong mga binigay ng mga Israelites at siya ay hindi niya inaasahang kumain siya nun. So, ang mangyayari po, yung pong kanyang kinain, yung halaga ng kabuuan nun, magdadagdag pa po siya. Yung sinasabi pong FIP ay 20% po yun. Kung halimbawa po ang halaga ay 100,000, ano po ang halaga ganon. Yung magdadagdag pa po siya bukod doon sa 100,000 siya, magdadagdag pa siya ng FIP, ano po, yun yung 20% po nung kanyang kinain. Bakit po? Kasi po, hindi sila dapat kumakain ng mga sacred offering for the Lord. Dahil, ang pari po ang naatasan dyan sa mga bagay na yan, ano po. Kaya, kailangan ay pag-isipan muna nila yun or wag silang pabigla-bigla dahil parang walang galang po yun sa Panginoon. Pangalawa po, ang mga priest po ay dapat ay hindi nila binabaliwala or they must not desecrate yung mga sacred offering ng mga Israelites. Kasi po, dapat nilang pakaingatan ang mga handog na ito na inihandog nila sa Panginoon dahil ito ay holy things. Pinabanal na ito ng Panginoon. Ang bawat bahagi nito ay ang Panginoon ang nagbasbas dito. So, dito, ang mga pari kung sila ay carelessly or ini-expose nila yung mga offering na yun, ano, sa mga strangers at pinantulutan pa nilang kumain, yun ay pag-treat nila na wala silang paggalang sa mga sagradong bagay na nasa templo ng Panginoon, paghandog. So ito ay banal na bagay na nauko lamang, ang priest lamang ang nararapat na maghandog dito. At kung yung pinahintulot nila, hindi sila naging maingat, ay meron silang pananagutan sa Panginoon. At sa verse 16 po, pag pinahintulutan ng mga pari, kainin nila ito, no? Yung sacred offering, mayroon pong punishment sa kanila. May pananagutan ng mga pari. Kaya nga po, sila nilagay doon dahil yung role nila, sila po yung mangunguna, hindi po mga stranger, hindi po yung mga tao na walang kinalaman sa priesthood or yung paglilingkod ng isang pari. Ngayon po, ano yung lesson na ating matututunan dito sa ating pinag-aaralan? Ang Diyos po ay banal, sagrado. Lahat ng bagay ay pinabanal niya na inoffer sa kanya. Kailangan po ang bawat isa sa atin bilang lingkod ng Diyos ay huwag na huwag pong gagawin yung sariling kagustuhan lamang, kundi yung kalooban ng Panginoon. Kung mayroon pong nakatalang isang leader, gaya po dito, priest po ang silang gumaganap na nangunguna, ano po, yung pong mga ibang mga kapatiran na may nangunguna po, kailangan po ay maging masunurin tayo doon sa mga itinalaga ng Panginoon. Ganun din naman yung mga itinalaga ng Diyos na dapat discernful sila, dapat papahalagahan nila yung mga things from the Lord, yung mga gamit natin sa iglesia, yung mga bagay na inihandog sa Panginoon, hindi natin ito pwedeng gamitin sa mga worldly things. Or yung mga bagay na para sa Panginoon ay dapat ito ay sagrado. Bakit lagi natin tatandaan? Every action or every move na tayo ay nagkakamali or we go against the will of God, meron po yung consequence. Kaya po ang lesson sa atin dito ay tingnan natin siya sa atin nating mabuti ang ating sarili, kung ating kalalagayan. Kung hindi po para sa atin mga bagay, ay hindi po yun yung role natin. Huwag po natin yung gampanan. Hayaan po
natin ang bawat isa sa atin may kanakanyang pananagutan sa Panginoon anuman ang pinaglagyan sa atin. Kaya nawa po, patuloy natin pagbulayan sa salita ng Diyos na ito kung saan tayo tinilaga ng Lord, doon po tayo at yung mga leaders naman na nilagay ng Lord, sundin po natin sila. At sa mga leaders din naman, dapat maging careful po na hindi po madedesecrate ang holiness ng Panginoon. Everything that comes from the Lord, yung mga bagay po na nakatalaga sa Panginoon, dapat po pahalagan po natin yan. Yan lamang po at maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po muli sa iyong katuruan ngayon, sa iyong mga paalala na dapat po kami nagiging maingat sa mga bagay na aming ginagawa, especially ang mga holy things, mga gamit namin sa iyo, mga pinabanal mong inihandog namin sa iyo. Tulungan mong bawat isa na makaganap ng ayon sa iyong kalooban at magawa rin ang bawat leader ang lahat ng bagay na para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Magang ito at kami po muli ay nagpapasalamat sa bansa na binigay mo sa amin. Kung saan dito mo kami nilagay, amin dalangin ang iyong pangunguna sa aming Pangulo, sa lahat ng mga cabinet members, ang aming Vice Presidente, at ang lahat po na may kinalaman sa aming bansa. Patuloy po namin dalangin na ingatan mo ang bansa namin, Lord. Tulungan mo kaming lahat na makapanalangin upang ang aming bansa ay guminhawa at may kaayusan. Maraming salamat mo, Panginoon, sa katugunan na pinagkaloob mo sa amin. Minsan pang muli, kayo ang siyang maitaas sa aming bansa, sa bawat isa sa in Jesus' name, amen and amen. Kayo po, maraming salamat po sa inyong pakikisa, pakikibahagi sa ating programa. Lagi po ninyong pagninayan ang salita na Diyos dahil ito po ay makakatulong sa atin, ano, sa ating puso. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaunawaan. Hindi lamang kaunawaan, kundi tayo ay patuloy na lumalago sa ating pag-aaral. At ibahagi din natin ito sa iba pang maging pagpapala tayo sa iba na ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalago sa puso ng bawat isa. Kaya lahat po tayo, ng mga anak ng Panginoon, tayo po ay sama-samang patuloy na manalangin at suporta ng ating tinapay mula sa langit upang mapagpala ang bawat isa, lalo na ay maging kagaanan ito at patuloy naglago sa ating pakikipag ugnayan sa Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga po, mga kapatid. Ito po ang lingkod Sister Rita Bautista. Bukas muli, samahan nyo kami sa ganap na 5:30 a.m. sa ating tinapay mula sa langit. God bless us all. Praise God.